focus ka sa pag-training mo, utang, loan. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng PU1 na hindi siya pagtripan ng mga industry instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga industry instructor, sang-ayon ang PU1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na maka-Diyos ang polis. PH News Replay. Kikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming criminal BNP? We have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. PH News Replay? May I proceed to Colonel Espinido, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, pumasok ka sa PNP service noong 1996, tama ba? Yes po, Your Honors, Mr. Chair. Kailan ka na assign or nag-engage sa intelligence and operations? Nung ma-assign ako sa Region 8 from Region 7. Marirecall mo ba kung anong year? 2000, Your Honors, Mr. Chair. 1999-2000 sa PAUK TF. Daling nito. So, yes. Thank you, Mr. Chair. So, more than 20 years ka na sa intelligence and operations, right? Ganon, yes. Okay. Mr. Chair. 2000. Tama. Hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako, Division, Your Honors. Specifically, pag sa Kano, tatlong taon lang sa Kano. Yes, okay. During the previous hearing, tama ba yung nadinig? Big yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin ito? That is my personal experience, Your Honors, Mr. Chair. Based naman sa area na assign ko sa bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa Uzamis. Okay. Mr. Chair, naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel, pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito? Mayroon nakaalam, mostly Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, alam nila na yun ang mga nangyari sa akin, Your Honors. Kung nabanggit mo yan, na kung ayaw ng chief PNP ang illegal... Yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound the last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, and thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, give you the exact answer, Your Honors, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes, so you mean may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido, kasi para malinawan ng taong bayan and of course malinawan ng PNP personnel, kung pagbabasihan ko yung ating
conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi. T, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea? We must stick to the core values of the PNP. Dapat ang police. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a P1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang, tinawag na issue-matic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, 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 loan, utang. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng P1 na hindi siya pagtripa ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang P1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang police. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC from the general down the line, not from the P1 up to the general. Iyon ang nakikita ko, Your Honors, na dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing, para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two, four core values ng PNP, which is makadiyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung yes. Ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon, because we all know that the laws of the land is referred to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo, kasi yun na, sinasabuhay mo yung training mo, you love